Biz TV na kabayan. Hello sa lahat ng ating kabayan across the world. Nandito na naman ang batang ininyerong si Bill para magbigay sa inyo ng ideas and tips about sa construction. Lahat ng ito, kabayan, ay for free. Kabayan, may isa tayong post na nakita sa Facebook. Bali, ito, shinare niya yung itsura ng bahay niya sa atin, kabayan. Ayan, tingnan natin. Ayan siya, kabayan. Makikita natin sa picture na mataas yung pagkakalatag ng hollow blocks nung front ng bahay niya, di ba? Posible nga ba yung ganito? Kabayan, ang sagot, pwede siya. Pero medyo delikado lang yung ganito, kabayan. Dahil sa dalawang rason. Una, kung titignan sa picture, kabayan, walang roof beam yung bahay. Kabayan, walang mga roof beams na aalalay dun sa span ng hollow blocks or CHB na nakalatag. Kasi ang tendency kapag ganito, pwede siyang bumagsak, kabayan, kapag lumindol. Example video ito, kabayan, na yan. Ganyan yung possible mangyari. Kaya dapat malayoutan siya ng roof beam, kabayan, dito, ayan. Ganyan dapat. Second, kung titignan, kabayan, walang lintel beam doon sa taas ng butas nung para sa bintana, kabayan. Kapag ganito kasi, imagine na hindi pa natin nilalagyan ng roof beam yan, ha? Tulad nung sinadjust natin nung una. Ayan, kapag ganito yung layout, kabayan, imagine yung bigat nakakargahin nung frame nung mga bintana. Example, yung frame nyo, yung aluminum. Hindi kakayanin yan. Sa bigat or dami ng hollow blocks, kabayan. Kaya, kabayan, ang solution ko dito is maglagay ng roof beams and lintel beam. Ganito, kabayan. Dinrawin ko siya sa SketchUp, kabayan, yung picture. Bali, given na ganito yung itsura niya, ang solution ko dito, ganito. Tatanggalin natin yung parts ng CHB na lalagyan ng roof beam and lintel beam. Given pala sa scenario na ganito, kabayan, possible siya kahit hindi mo tibagin yung hollow blocks. I mean, yung buong hollow blocks, kabayan. Based sa analysis ko, kabayan, hindi naman siya babagsak kasi may onti pa siyang nakasalo na part dito. Ayan. Pero, kabayan, hindi advisable yung ganito. Ha? Temporary lang yan kapag, kunyari, mga ganitong scenario na magkakabit ka ng roof beam na dagdag, ganun lang. Kapag magre-repair, ayan. Tapos huwag pala kalimutan, syempre, kabayan, yung mga main bars tsaka yung mga stirrups na ilalagay. Okay? Ayos, di ba? So, ganun lang yung solution sa ganito, kabayan. Basta importante lagi na may roof beam, lintel beam, para sa future, maiwasan yung mga major repairs na ikakagastos nyo rin na mas malaki. So, wag kalimutang i-hit, kabayan, ang like, subscribe, and notification bell. Comment down below, kabayan, again, kung may mga tanong about dito sa topic na to, or meron kayong ibang tanong about sa construction, sasagutin natin yan. Hanggang sa muli, kabayan, dito sa Biz TV. Salamat!